At welcome nga pala sa unang episode ng podcast na ito. At maaari siguro kayo, maaaring nagtataka kayo kung bakit ako narito at kung sino nga ba. Isa lang naman akong hamak na nagnanay na maging isang podcaster. Tatalian train at may problema sa pananalita. At minsan ay, hopefully, sa biyaya ng Diyos, sa providensya ng Diyos, kung bakit nga ako narito. Maging blessing sa inyo at magkaroon kayo ng benefits. It's either na ito ay temporal or eternal. It's either ito ay physical or spiritually gain or spiritual gain na mapapakinabangan nyo dito sa programang ito, sa show na ito. But still, aspiring to be a podcaster. Gusto ko rin naman maging isang writer. Kasi madalas, marami akong sinusulat. Marami akong nababasa. At doon sa mga nababasa ko na observahan ko ay naririnig ko or napapanood ko ay isinusulat ko yung mga bagay na yun sa mga papel. At minsan nga gusto ko rin maging isang vlogger. But still ay lahat ng mga bagay na ito ay kung ito'y loloobin ng Diyos at sa oras nito sinisumulan ko isang podcast tulad nito. At ako nga pala si Ceejay Alvarez, ang inyong makakasama dito sa The Prentice Point. At plus sagutin ko ang mga ilang katanungan upang makapagbigay sa inyo ng idea kung ano nga ba ang podcast na ito at bakit ang podcast na ito ay nag-exist at para kanino ang podcast na ito at ano ang magiging approach ko sa mga bagay na meron dito sa podcast na ito. Ayan, una, ano nga ba ang Prentice Point Podcast. Ang Prentice Point Podcast ay isang particular Baptist podcast na merong tatlong tinetema o may tatlong malaking tema, tatlong mahalagang pinag-uusapan. Una, ang pinag-uusapan dito ay about Christianity. Sa Christianity, higit sa lahat, ang pinaka-form of vocal or central ng pag-uusap dito ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Siya lang naman ang dahilan kung bakit merong Christianity. Dito, mapapag-aaralan natin dito, mapag-uusapan natin dito ay yung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isang totoong Kristiyano doon sa ikukumpara natin sa isang taong nagsasabi na sa isang Kristiyano. Pag-uusapan rin natin dito ang nature ng isang Kristiyano. Pag-usapan natin dito kung ano yung mga pinaniniwalaan, pinaninindigan ng isang totoong Kristiyano, yung mga doktrina, mga principles, ano ba yung binaprioritize ng isang totoong Kristiyano, ang history ng Christianity, ano ba ang pinakaiba ng Christianity sa iba pang other religion or denomination sa mundong ito o sa iba pang grupo na nag-exist sa mundong ito. Pangalawa na ating pag-uusapan dito ay yung culture. Sa culture, bilang isang Pilipino, katulad mo at katulad ko, nagaya ko at gaya mo rin, pag-usapan natin dito yung ating bansa. Ano bang meron sa ating bansa? Ano ba ang mga nakasanayan natin? Saan man tayo pumunta sa ibang lugar o ano yung nakakaharap nating mga o sino yung ating mga nakakaharap at bakit nila ginagawa yan, bakit natin ginagawa at ano ba ang pinagmula nito at ano ba yung pinaghuhugutan ng mga bagay nito upang minsan naandun yung sentimiento ng maraming Pilipino at kung ang kultura bang ito ay o ang costumbring ito mga nakasanayan natin o yung way of life, ito ba ay okay ba o hindi okay? Masasabi lang naman natin na ang bagay nito o mga nakagawin ito, kung okay ba ito, ay ito'y kung ang maghuhusga o ang magjudges dito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At pangatlo na pag-usapan natin dito yung concern. Yung concern na may kinalaman sa iyo at may kinalaman sa akin. Mga concerns natin dito ay tungkol sa ating pamilya, tungkol sa panlipunang pag-usap o yung mga napapanong usapan, politika, napapanong mga trending. Minsan, magbibigay tayo ng mga
reviews doon o react sa mga bagay na yon, na ano ba ang perspective ng isang particular Baptist sa mga bagay na ito, sa mga concerns na ito. Yun, so, napakit ko ang pamilya, politika, panlipunang usapan o pangkasaysayan, mga pilosopiyang umiiral ngayon. Yun yung mga pag-uusap natin dito na maiko-cover dito. Ang pinaka-dahilan, the very reason ng ating mapag-uusapan dito dun sa mga tema ngayon ay upang ma-enunciate o ma-pahayag na merong kalinawan or clarity sa doon sa sistema o doon sa whole system ng divine grace o tinatawag nating the covenant theology. So, ano bang kinalaman ng covenant theology sa pag-uusap na ito about sa Christianity, sa culture, sa mga concerns na ito? Doon sa Christianity ay ating mapag-uusapan nga, nabanggit ko nga kanina doon, ay may kinalaman ng malaki dito sa covenant theology. Bakit? Kasi sa covenant theology, dinideklara dito yung greatness ng glory ng Diyos. Sa covenant theology, inihayag din yung yaman ng biyaya at ng gospel ng Diyos. Sa covenant theology ay pinapakita dito, makikita natin dito yung ano ba yung living principles ng kaharian ng Diyos. Bagamat hindi pa totally nandito yung kaharian ng Diyos, nandito na yung kaharian ng Diyos, pero yung tinatag na fullness talaga o yung darating na yung tinatag nating age to come. Pero kasi nandito tayo sa present age at maaaring wala kayong idea dito o yung iba may mga idea na sa sinasabi ko. Pero madidiscuss din natin dito yun at kung saan ay maipapayag din dito na bakit mahalaga ang covenant theology. Pagamat may mga pampolitical or family aspect na mapag-uusapan dito. Pero, kumbaga, ito ay masasabi kong ang perspective ko dito ay yung confessional, covenantal na perspective. Siguro madidiscuss ko ano ba ang ibig sabihin ng pagiging confessional, pagiging covenantal, ano ba ang kinalaman dito at paano na ang covenant theology ay may kinalaman doon sa mga tatlong pinapaksa natin, Christianity, culture, concern. Dito, yung very reason dito. The Prentice Point, ibig sabihin, ay bakit ang pangalan dito, The Prentice Point, ay ibigyan natin ng din ang bawat paksa na ating mapag-uusapan dito. At sa bawat paksa na pag-uusapan, uupuan, ayun nga, pag-uusapan, pag-aaralan, itong ating pag-aaralan, pag-uusapan, ay dahil dito, makapagbigay po tayo na simpleng punto or gagawin natin ito na sa simpleng pag-unawa. So, yun po yun. Hindi po dahil sa advanced, maaaring siguro ay simple. Kaya nga, the Prentice Point, ibig sabihin, galing siya sa salitang apprentice o beginning or primary. So, yung pinaka-primary or pinaka-basic point na dapat pag-usapan doon. Bagamat siguro ay para sa atin parang mabigat yung mga pag-usap na yun about sa Christian doctrine, about sa mga kultura, about sa concern. Kahit nga minsan ito ay philosophy. Pero ay dito sa pagpupunto natin ay ito ay basic. So basic na kung saan ay makikita natin yung structure ng covenant, yung covenantal principles na paano tinitingnan, paano nag-iisip, paano magre-react, paano isinapamuhay ang mga bagay nito, bagamat may pagkakaiba or pagkakalintulad o natatanging distinct dahil nga sa perspective na ito. At sa perspective na ito ay kinapapalooban ito ng mga principles. Ang principles na ito ay nakabase mismo doon sa written revelation of God. Walang iba kundi yung the Holy Scripture, yung the Bible, yung salita ng Diyos. At dito, ngayon, ay
yun, marami. At saka, paano ko na gagawin ang mga bagay na to at ano yung magiging approach ko dito. Ang magiging approach ko dito ay maaaring ito ay maging episode-based or series-based na mga paksa dito sa podcast na to, sa The Prentice Point. But still, or kaya ay hopefully ng aking panalangin or ang nais maging blessing sa inyo na maging pagpapala ang podcast na to, or kaya nga nabanggit ko ay is either na ito ay spiritual gains or temporal gains, or hopefully kung na loobin ng Diyos or mahabag ang Diyos sa bawat isa sa atin na ito ay maging eternal na kapakinabangan o makamit natin yung inanais ng Diyos sa atin ang makilala ang Panginoon sa Kristo na ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos na siyang makapagdudulot sa atin ng tamang pagkaunawa kung sino ba ang Panginoon sa Kristo at dalhin tayo o sa pamagitan mismo ng biyaya ng Diyos dalhin tayo sa tamang pananampalataya sa Panginoon sa Kristo at ito'y makapagdudulot ng tamang pagdulhati sa Diyos. So, paano kayong magiging involved sa podcast nito? Maaaring alin man ang gawin ninyo sa mga bagay na ito, pwede kayong mag-subscribe, mag-likes, or mag-comment, o i-share ang podcast show na ito sa bawat episode na ito. Gawin ninyo yung mga ganung ano para kayo ay ma-involve sa podcast na ito. At kung nais nyo rin magtanong, meron po akong mga social media account sa FB at maging sa Instagram. Hanapin nyo lang po yung @prentice.point. So, mag-message lang po kayo dun sa akin at magtanong po kayo na kahit anong tanong. At kung sa biyaya ng Diyos ay masagot ko po yan, yun ay dahil sa biyaya ng Diyos na kung saan ay pinagkaloban ako ng tamang kaalaman. At sa bawat isasagot ko sa inyo ay hopefully na yun nga, nais ko na maging maging pagpapala sa inyo or makinabang kayo sa podcast nito. Ngayon, hanggang dito na lang po tayo at huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube. Mag-subscribe din po kayo at ngayon, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share at mag-comment rin po kayo ng mga bagay na nais ninyo pong sabihin o tanong po kayo. Hanggang dito na lang po talaga at hopefully maging kapakinabangan po sa inyo ang podcast na ito. See you next time. Soli Deo Gloria.